Yung sinabi mo sa akin insincere at manggagamit, bumaliktad, bumalik sa'yo. Pero wala na. Ito pa, yung raw videos o yung unedited videos na na-capture namin sa dalawang episodes ni Nanay, part 1 at part 2, umabot ko yun ng more than 2 hours. Pero ang nakita nyo lang ho, ang in-upload ko lang, yung part 1, 10 minutes, yung part 2, less than 15 minutes lang yon. Bakit konti lang? Sa totoo lang, dun sa almost 2 hours na video na pangkalahatan na yun, kinuwento ni Nanay yung mga detalye, yung kasiraan sa pamilya ninyo, yung dumi ng pamilya ninyo, yung paano kagulong ganito. Pero ganito na lang, kung gusto talaga namin sirain yung pamilya ninyo, I could have posted these things with all these details. Diba? Pero hindi. Bakit? Gusto ko talagang mag-ayos kayo. Si Nanay, ayaw niyang i-contact, pero at the back of her mind, gusto niya kayo magkaayos. At wala kaming point person. We were left with no choice. We were left with no choice. Ikaw lang nakikita namin, sana maging bridge nga dun sa nangyayaring hidwaang to. Kwento nga ni Nanay, saan ang gagaling yung galit niya sa inyo, sa pamilya ninyo? Dito lang, dalawang bagay lang, may hinihingi siya sa inyong hindi niyo kasi po naibigay. Number one, maliit na tirahan. Maliit. It's a squatter, okay na daw siya eh. Number two, pangkabuhayan. Hindi niyo naibigay over the years, kaya nga yung, nagkaganyan siya, sumabog na. Yun, nakita pa namin, nagkwento na. Kung itong dalawang bagay na ibigay lang sana sa kanya, wala na sanang nangyaring ganito. And if you could have emailed me, na-contact ako ng maayos, kasi hanggang ngayon wala pa talaga, at hindi na sana kayo gumawa ng ganyang pang video na nangiinsulto at lahat ng kung anong paratang ninyo, we could have solved this privately at na-delete na lang sana yung tapos na sana. Sayang. Sayang rin. Number three, sabi niyo, hindi ka apo ni Nanay? Hala, sorry ha. Kasi sa aming mga Bisaya, ako kasi tubong Mindanao ako, Visayas, at alam ko, maraming Pilipino ang ganito, maraming pamilyang Pilipino ang ganito na ang kapatid ng lola nila ay lola rin nila. Diba? At ako ay apo rin, parang ganon. Ano palang itatawag doon? Auntie? Or tita? Hindi ko maisip na matawagin ganon yon. So, nakalungkot lang na tinatanggi niyo si Nanay bilang lola. Pati siya nalulungkot na tinatanggi niya. At tinatanggi mong apo kanya. Tapos isa pa, Nanay has been recognized as your lola. Alam mo paano? Na-recognize niya yan eh. Bakit? Pumera kasi sa inyo ng halos 2 years in total, kasi paputol-putol. Tumira sa inyo almost 2 years in total. Okay? Tapos sabi mo pa nga, nung bata ka, ikaw yung nililinis mo yung wiwi ni Nanay. Ibig sabihin, nire-recognize mo, alam mo sa sarili mo na nangailangan siya ng tulong, at alam niyo sa sarili ninyo na hindi niya kayang mamuhay mag-isa kasi siya po ay PWD. Disabled po siya since birth, since pinanganak siya. So alam niyo yan. Ito, i-connect natin sa part 4. Number 4. Pinakita ni Donalyn ang chat or conversation nila ng tita niya na may connection raw kay Nanay last July 2. Tapos sabi ni Donalyn doon, gusto ko sana yung ma-help siya na magtuloy-tuloy kumita. It means alam mo na hindi tuloy-tuloy ang income niya. Alam mo yan. Alam mo yan na nangailangan talaga siya ng tulong. Alam niyo yan. She's being recognized as someone in need. Okay? Tapos sabi ng tita mo doon, dati bala ko siya hanapan ng room for rent na pwede siya doon magtinda. Ang kaso kasi, wala akong makita pa. Sabi ni Donalyn, sabi mo, halap ka tita, mag-help ako pang start niyang business. Nakahanap ba kayo? Malamang wala. Nakita namin si Nanay sa kalye. Diba? Ito yung sabi ni Nanay. Words niya to. Puro daw kasi kayo salita. Puro kayo promises.
Walang natutupad, walang nangyayari. Dalawa lang naman ulit ang hinihingi niya. Bahay na matitirhan, maliit na bahay na matitirhan, at pangkabuhayan para makatayo siya sa inyo. Kasi pag ito nabigay sa kanya, tatahimik siya at hindi na siya mangungulit sa inyo. Yun lang ang gusto ni nanay, dalawang bagay lang. Para kay nanay, kada minuto ay importante. Bakit? Mahirap, kada minuto ay mahirap dahil nakatira lang siya sa kalye, tulog sa bangketa at nanghihingi na mamalimos lang. PWD pa, hindi makagalaw mag-isa. Nung pinuntahan ko kanina, nahiya siya sa akin kasi nag-leak, nagkakagising lang niya at panay leak nung diaper niya. Tumutulo sa sobrang dami ng ihi. Ang hirap, every minute ay importante, pero bakit ang tagal niyo pong naghanap ng bahay? At bakit ang tagal niyo po siyang natulungan? Hanggang ngayon, wala pa po. Ito pa, sinabi ni Donalyn, naghintay siya ng update sa tita niya, pero wala. Then sabi niya, she's so busy, madaming business, madaming work, di na siya makatulog. Sorry ha, kasi kung alam kong ganyan ang kalagayan ng lola ko, hindi rin ako makatulog. Uunahin ko yun. Siguro nga magkaiba tayo ng priorities. Sabi rin ni Donalyn, kung pati yaya nga niya, tinutulungan niya, sinusurpresa, ano pa kaya yung kapamilya niya talaga? Hala, sorry ha. Kasi kung busy ka, madali na naman magpadala siguro sa LBC, sa Palawan, mga ganyan. Ang bilis magpadala ng pera or kahit iutos mo yan sa mga taon niyo, sa boy niyo, o sa yaya mo. Ang dali na naman siguro. If you're really willing to help, you will find a way. There's always a way. There are many ways. Kaya ito yung tanong ko sa'yo eh. Ang tagal na ni nanay naghihirap na mamalimos, nakatira sa bangketa. Nung July mo lang ba talaga siya naisip at tinanong mo sa tita mo? Paano yung before that? Paano yung after nun? Anong ginawa mo after nun? Nabigyan mo ba siya ng pangmatagalang tulong? Hindi yung tag-iisang libo, tagpa-500 na talagang temporary? Yun yung tanong ko sa'yo. Anyway, I will continue addressing the points that you've thrown at me later. I will give way muna sa interview namin ni nanay kasi napapahaba na siya. Narito po ang interview ko kay nanay kaninang tanghali. Napanood mo yung video, Nay? Apo, napanood ko po yung video na lahat na sinasabi niya doon, bawang may totoo, may kasinungalingan. Hello guys! Napagdesisyonan ko namin ni nanay na hindi na lang po muna namin ipapakita ang interview ko sa kanya dahil may nangyari kagabi. May nangyaring pagbabanta at pananakot. Kaya po, tinawagan ko si nanay at nakapag-decide ako na okay, i-postpone muna natin para makumpleto ko yung kwento at ito na nga ho. Ito yung nangyari kagabi. Nag-text sa akin si nanay, tinawagan ko agad siya. Pagsagot niya ng telepono, nanginginig ang kanyang boses, tila natatakot. Yun pala, tumawag ang kanyang pamangkin. At yun na nga, tila ba tinatakot kaming dalawa na nakahanda na raw ang patong-patong na kaso, lalo na sa akin at sa kanya rin. So kung ayaw doon niyang madamay, ay itigil na namin to o ipadelete ko na yung mga videos. At nagpasabi pa na tatawag raw si Donalyn dahil siya na lang daw ang magbibigay ng mga hinihingi ni nanay ng maliit na bahay, ng namatitirhan, at yung pangkabuhayan. Pagkatapos nun, tumawag nga si Donalyn. Hindi sinagot ni nanay yung tawag. Binaba niya yung telepono. Pagkatapos nun, nag-text si Donalyn. Ito po yung text. Yan ang finorward ni nanay sa akin, yung text na yan. Kaya, Donalyn, napapraning ka na ba? Bakit naman kasi kung kumakausap kayo sa amin o kay nanay, bakit may pananakot? Bakit hindi na lang makipag-usap ng maayos para matapos ho itong